one video about polycystic ovaries is wala ko man kay nagdagan ang sakyanan. So syempre alog-alog na, dili na ta pwede ka video kay magkurug-kurug na, di na sa maklaro atong tingog. Thank you so much dai sa mga new subscribers at sa mga subscribe pa lang in advance. Thank you kaayo. So salamat kay sa support. Thank you very much nga pala sa mga viewers natin at sa mga nag-subscribe, no. Salamat kay sa pag-subscribe niyo mga madi. At ako kay nagtabang sa kachor. Nagtabang kita. Salamat sa support nga at least paano ma-push na tot mga videos sing ma-upload ta kay wa informative man sa dang umada tong video din naman ta kay putubuang tanan. Okay. So, balik ta sa polycystic ovary syndrome. So, last time, nag-end ko dito sa gitagaan ko sa akong OB og Provera. No, Provera. So, ako itong Provera, mga mandibang ito akong giingon niya. I-take lang ni mo siya 10 days lang. So, after 10 days, mga expect na jud ka na mag-mins na kasamuto pagka 12 days, nagsugod na ako spotting. And then, after ato mga mandi, so, nibalik ako no, sa akong OB, kina naman ko'y nag-means naman ko. After ato, nibalik na ko sa kong OB kay mag-start na po kong another vitamin. So, para mo ayaw siya lang ako ang mga cells to sa ilalom, itagaan ko niya o dapat na mag-maintain taog folic acid. So, folic acid is very important, good, labi na if you are trying to conceive a baby, dapat yun imong lawas, kagado yun kag folic acid. And another thing is ang vitamin E, mga madi. So, vitamin E, makahatag yun na siya sa sulod sa itong lawas nga, makuha na iyong mga cells, ma-renew ang mga cells niya. And another thing pag nagihatag ni doktora sa ako is gitagaan sa ako niya og pills within 3 to 6 months. Kaya diba, ang pills mong good mga madi, maka-regulate siya sa itong hormones and sa itong mga female hormones, makadugang na siya, makuha na siya, makadagdag na siya sa itong female hormones. Kaya diba kita mga picos mga madi, puro jud ta, daghan kitag male hormones. So, kinanglan mo, daghan na itong female hormones. And, ang nakarindot po sa pills, kay mo blooming, sad ka mo ayos sa dingin mong skin, mo renew sa dingin mo hang mong sulod sa imong panit, imong aura ba nga, ma-feminine jud kayo ta. Kaya diba, pag picos ka, o diba, may bungot ka, o may unsa pa, o kanang mga panglalaki nga mga thing, mo'y mukuan sa imuha, mo'y daghan sa imuha. Pero kung mag-pills ka mga mani, blooming kayo ka, and isa pa ka ng sa imong breast, medyo mo adjust siya, medyo mo kuan siya ang size. And ang pinaka-important dyan sa pills mga madi is, ang pills, makaregulate siya sa imong menstruation. So, after ako nag-take ang Provera, pag mensa na ako ato, 7 days, then, after 7 days, nag-start din ko sa pills. So, ang gihatag sa kong pills mga madi is, ang Althea. So, ang Althea mga madi, muna siya kasagaran ka, Althea or Dayan, pero depende lang man siguro kung unsay hiyang sa inyong lawas, no? Kay, ang sa common good, gitry na ko ang Dayan. Ang Dayan, which is, mas mahal siya sa Althea kung isipon. So, gitry na ko kay Lagi, kanilagiin ka ng, sa ato ang lawas nga, nag-antas sa picos, makaingon tayo, bahala, nagmahal na siya kay, kanang, ato na dyan ang paliton ka, para lang dyan maayo ta. Pero ang nahitabo, pag-take na ko sa Dayan, anay, kinipalit mo kong Dayan, agoy mga madi, 2 days pa lang, grabe na gina kong lipunga, as in, nagsige na lang kong suka, nagsige na lang kong, as in, inot na kaya kong ulo, feel na ko, wala ko kauyon. So, ning try kong ingon sa kong OB nga, anak ko nga, dok, kanang, wala like, ko yun, ining nga pinas lagi kay, as in, kanang, magsige na lang kong higda, lipunga kayo nga, which is more barato na siya sa Dayan. And then, pag-take na lang ko Althea, oh, ito nakauyon ko. Wala ko. First, may naman yung makayuna pa lang na tablet. Makuha na yun ka, ana. Malipong na din side effects. Pero sa Althea, mga madi, wala na dyan siya. Wala na siya. Kaya nang ingon nga ka ng suka ko or unsa. Wala. So, oh, ito ako na siya ipadayan kay Althea. 21 na siya kabuok. 21, and then after 21, mag-expect ka na mag-means na ka. Then after 7 days, mag-means na ka, balik na sad ka o Althea. So, 3 to 6 months ko gagipa Althea ni
ni Doktora. So, mauto nga. Nagsugod dito nga, ning okay na ko, miss, nga regular na siya. Kay mo ba, ang picos ba, regular yung demonstration. So, muna magliso dyan ka o kuan. So, padayon na dyan ko at mga mag-disappeal 3 to 6 months. And then, ipatry sad ko niya o metformin. So, wala na ko ito sabay-sabay kay kanang, o, kanang dili pa biya sana yung ako ang lawas sa mga nga na mga antibiotics ni. And you know that metformin is medyo pait siya kaayo o di ta kaoyon magsuka dyan ta. So yung metformin sa mga may dingan nung ihatag na sa OB sa to ah, kahit tungod na sa to ang blood sugar. Kahit kita mong good yung mga PCOS nga na yung mga PCOS doon ta sa type 2 diabetes. So ang type 2 diabetes ma'am, di mo siya yung problema dyan sa mga PCOS labanan dyan. Metformin mga madi para dyan na siya sa to ang blood sugar. Kahit kita mong good nga mga PCOS medyo taas dyan taog blood sugar. So, dali na ang itong insulin resistance ba, usog siya. Muna yun nga, tagaan-taan ng kanang metformin. Kay, labi nga kita, hilig kita sa mga tamis. So, pag metformin, ay pag, I mean, pag picos mong utang mga madi, dapat low carbs dyan ta. So, di ba, mukha ang tag rice, no? Ang rice mga madi, ang 1 cup of rice, grabe na kayo na siya o kanang sugar level. So, pag kwan ka, pag picos ka, dapat ang imong kahonon, 1/2 siya dapat ang gingon sa OB. Suggested sa OB nga 1/2 cup of rice sa dyan ang imong kaunon sa rice. So, balik 3 times a day itong kaon. Kaya kita mga Pinoy, 3 times a day man ginta mo kaon o rice. Basta 1/2 cup of rice lang dyan. And iwasan sa dato mga madi, as per my OB guide, dapat daw ko nung dili tamang sigig kaon anong mga processed foods. Kaya ang processed foods mga madi, musta na siya isa nga makatrigger sa itong polycystic ovaries. So, siguro sa mga chemicals na nasa mga processed foods, may nagdilita picos. Kaya okay na siya. Yung picos matake na natulik kayo. And dapat more on veggies dyan ta mga madi. Pero not, it doesn't mean nga as in mag-veggies dyan ka tanan. You need meat also. You need meat also mga madi. Dili kayo nga fully vegetarian na lang dyan ta. Kung picos ta mga madi, dapat man good low carbs, high protein. So sometimes we need meat also. Bahalag dili-dili kayo permanente kay ang meat mo siya source sa protein. So kung naman lang kayo place, okay lang mag-vegetarian ka kung fully vegetarian jud ka. Kung naakay ang kinanglan sa protein yung gikan sa meat, dapat ma-meet siya nimo ang required nga amount sa protein. So halimbawa og pinay suggested nga amount sa protein nga gikinahangla nga gi-suggest sa doktor sa imo, so dapat kinahanglan ihatag jud nimo si dapat makaon jud nimo siya ang sa protein. So low carbs but high protein. So kini mga pasta kana mga starchy foods mo jud na pinaka kontra sa picos mga madi. Tanaw ako, niwang lang ko picos pero di kay di ba laban ang picos baya kay